uli sa aking channel, Edna Speak Up Recipe. So, ngayon, guys, gagawa tayo ng pancake. Pero, ang gagawin natin siyang cake. Kasi, di ba, minsan, wala naman tayong oven, nag-iisip tayo na gumawa tayo ng cake. So, itong idea na to, sana ay makatulong sa inyo at matutunan kayo ng konti dito sa ating gagawin na pancake na pwedeng gawing cake. So guys, samahan nyo ako. Hindi na natin ito patatagalin. Uumpisahan na natin. Kaya dyan lang kayo at mag-uumpisa na. Unting ilalagay natin ang ating sugar. 1 cup sugar. Luin lang natin siya. Hanggang matunaw ang ating sugar. At ilalagay natin yung kalahati. So, guys, 1 cup sugar ang nilagay ko. And 1 cup na evaporated milk na hinaluan ko rin ng 1 cup water. So, bali, diluted na yan. Diluted na natin. And hanggang iubos din natin ang 2 cups yung pinaka-liquid natin. Halo lang din. And meron tayong melted butter 1/4. So halo na rin natin siya. At vanilla 1 teaspoon vanilla. So halo ito guys, kaya madali lang siya. So at the same time, hanggang nahalo tayo nito, pinapainit na natin yung ating kawali. Para pag natapos tayo, iluluto na natin siya kaagad. So guys, ihulog natin dito sa ating 3 cups na all-purpose flour ang ating mga hinalo-halo na liquid. Ihahalo na natin siya sa dry ingredient hanggang matunaw siya. Ayan. Natin yung ating minix, yung ating all-purpose flour at saka yung liquid. Ilalagay na natin siya dito sa ating pinainit na kawali or teflon para hindi siya dumikit. So guys, makikita nyo, medyo makapal ang gawa ko dahil gagawin nga natin siyang cake kung gaano kalaki yung kawali niya. So 1 cup ang nilagay ko. 1 cup ang pinapanuto ko din sa kanya. Maalsa na. Pag na-brown na yung kalahati niya, babalik na rin natin. Yan na yung ating hot cake, no pancake. Last na yan, nakagawa tayo ng pipe na ganyang kalalaki at i-layer natin para siyang cake. So, ayan guys. So, aisingin na natin yan kamaya-maya. Ngayon, 1 cup na siya kanina, 1 half, kasi hinaluan ko siya ng 1 half cup na sugar. So, guys, ihahalo na natin yung sugar dyan sa ating milk para pag binuhos natin dito sa ating butter, ay hindi na siya buo-buo. So, ayan, guys. Okay, ibibit lang natin hanggang matunaw yun. Hindi, maging cream ang ating butter. Kung meron naman kayong mixer, okay lang din. So, ang gagawin natin, wala tayong mixer, ay butter icing na siya, guys. So, unti-unti na natin yung ating milk ilalagay sa butter. Unti-unti lang para hindi siya mag-curdle. Yung parang magiging bubuo-buo siya. Kaya dapat ang paglagay ng paggumagawa ng butter icing, unti-unti lang yung paglagay ng milk. Pumasok dyan, kailangan nag-chop pa tayo. Ito na yung ating butter icing. So, kanina, i-review natin yung ating icing
kanina meron akong 3/4 cup na butter. Nilagay ko dyan sa bowl. At nakita nyo na kunti-kunti ko siyang hinalo ko hanggang lumambot. Pag naging cream na siya, ihahalo na natin yung ating evaporated milk na 1/2 cup. At may halo din siyang 1/2 cup sugar, white sugar. So, unti-unti lang siya. Ibubuhos natin hanggang binidip natin yung ating kamay. Sabi ko nga kanina, pwede rin natin siya, kung may mixture tayo, pwede rin siya. So, yan guys, hanggang naging cream na siya at mukha na siyang butter icing. So, kung gusto rin nyo naman, pwede rin siyang lagyan ng coffee para meron siyang flavor. So, ngayon, a-add natin siya ng 1 teaspoon vanilla. Pinakalas para lang high flavor. So, yan guys, cream na siya at butter icing na talaga siya. So, guys, yun na yung ating pancake. So, pinapalamig natin siya bago natin siya lagyan ng icing. Yan. At mamaya-maya, mag-icing na tayo ng ating ginawang butter icing. So, bali, lalagyan natin siya sa kanyang filling ng strawberry jam. Pwede naman kayo maglagay kahit anong pwedeng gusto nyo ilagay. So, bahala na kayo na basta ito, ginawa natin ay basic. So, kahit anong pwede nyong i-icing, chocolate icing, mocha icing, at yun, marami pang iba, pwedeng all-purpose cream. So, yan guys, pwede nyo tong pang regalo, pwedeng birthday ng anak nyo. So, yan, kung may bibigyan kayong kaibigan yung birthday, o oh, yan, pwede po ito. Madali lang gawin. Nakita nyo naman guys kung paano natin ginawa at napakadali. So guys, ngayon, mag-icing na tayo. Guys, ito yung ating pancake. Meron siyang strawberry. 5-layer. Para medyo mataas naman siya at mukhang maging cake din siya. So ngayon, a-icing natin siya ng butter icing yung ginawa natin. Una, mag-icing. Sa gilid muna. Hanggang makover ang lahat ng side at bago natin lalagyan ang ating top. So, hanggang ganyan lang guys. Kung hindi patay ang ating mga gilid, pwede natin siyang pakitan. Na para maging patay siya, pwede bawasan ng knife. Ayan. Ayan guys. Hanggang tapos, saka natin ilalagay sa top. Guys, ito na yung ating cake. Pwede natin i-decorate ng ating ito lang, tinidor, ganyan lang, at ganyan, ganyan. Kung wala pa tayong pang yung pastry bag na pwede natin gamitin sa icing. So, pwede naman ganito guys. Very simple, pero maganda naman siya. Yan. Hanggang sa isang tubo. Guys, nakikita nyo. Yan. Pwede rin natin gawin dito sa side. Ganun lang din. Diagonal. Tapos pataas. Tapos pababa. Kasi guys, diba, iisip tayo minsan, wala naman akong oven, hindi ako makakapag-bake. So, kahit ngayon, wala tayong oven, pwede na tayong mag-tuwa ng cake. Basta meron tayong mga ingredients. So, pwede natin ito pang negosyo, pwede natin ito pang regalo sa ating mga kibigan na mag-celebrate ng kanilang birthday. So, guys, ayan o. Natin yung gitna para at pwede na natin siyang lagyan ng ating
strawberry sa gitna. May dahon kayo. Pag nag-icing kayo, kunin niyo yung mga buo-buo na strawberry. Tapos, yun ang ating pang decoration sa so guys, yung ating finished product ng ating pancake na pwedeng gawin cake. So, yan. Thank you very much ulit. Sinamahan niyo ulit ako gumawa ng ating pancake na pwedeng gawin cake. So guys, i-review lang natin yung recipe natin. So kanina yung ating pancake, meron tayong 3 cups na all-purpose flour. Hinaluan natin siya ng 1 tablespoon na baking powder. I-sinet aside natin. At nagawa tayo ng ating liquid. Yung ating liquid, mayroon tayong 1 cup evaporated milk. Hinaluan natin siya ng 1 cup water. So, bali, ang liquid mo ay naging 2 cups. Tapos, meron tayong 3 eggs na buo at mayroon tayong 1 tablespoon na vanilla. So, nakita nyo, hinalo ko yung eggs, yung sugar na 1 cup. Tapos, inunti-unti natin nilagay ang ating milk. Tapos, hanggang pinagsama natin yung liquid at ang dry ingredients at niluto natin sa sake. Ito, 5 layers to guys, ang ginawa natin. Tapos yung icing naman natin, meron tayong 3/4 cup na butter at meron tayong 1/2 cup evaporated milk at 1/2 cup white sugar, hinalo natin. At inunti-unti natin, inilagay sa butter na kinikrim natin. At mayroon kayo 1 teaspoon na vanilla. So, guys, ito na yun. So, titikman na natin.